Good morning mga kamating kahoy. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe. Kung nakasubscribe ka na and nanonood ka talaga sa channel ko, welcome back pare ko, kamote. Ngayon, the topic natin ngayon is bakit hindi mo na kailangan magpalit ng sprocket? Bakit nga ba? Ito yung mga factors kung bakit hindi mo kailangan magpalit ng sprocket. Pwede kang mag high speed sprocket kung nagkakarera ka. Pero kung daily service mo lang naman, hindi mo na kailangan magpalit ng sprocket. Bakit? Pwet mo may racket. Joke lang. First, kasi yan yung binigay na sprocket ng manufacturer na Honda. Kaya yan na yung nakita nilang may hatak, may bilis, at the same time hindi ma-vibrate. Kasi nagpalit na ako ng sprocket noon. Ang stock sprocket natin is 1438. Yan, makikita mo. 38 yan, pare ko. 38. Pero dito, hindi mo makikita. Pero 14 yan ang stock sprocket natin. 1438. Na-try ko magpalit ng 1338. Alam mo kung ano nangyari? Sobrang vibrate ng motor ko. At the same time, isang tooth lang yung binawas ko. Ang laki ng difference sa fuel consumption. Naging times 2. Inakyat ko ng Baguio. Kung ang gasolina ko dati, 60 lang. Naging 100 to 120 yung gas consumption ko. Tapos, ang vibrate ng motor ko. Pero, pwede ko kayong bigyan ng tips kung nagpalit kayo ng mas maliit na front sprocket. Ang gawin nyo is luwagan nyo yung kadena nyo. Kasi, the more na mas maluwag yan, the less yung vibration. Kasi pag nakaganyan, nakastock lang na ganyan, yung free play niya, oo, maganda, maayos, maluwag. Pero pag sinakyan mo na yan, tapos may vibrate, may OBR ka pa or backride ka pa, bababa yung shock mo, sisikip yung kadena mo. So mas mainam, luwangan mo yung play ng kadena mo to lessen the vibration. And huwag mong papalitan yung sprocket mo para pag nag-ride ka, nasa highway ka, ramdam mo yung bilis. At the same time, kung may pupuntahan kang uphill, kaya niyang humatak kahit may backride. Dinala ko to ng highest point sa Tinok. Tinok highest point. Nakaakyat with backride. Kaya sa mga nagtatanong kung ano bang magandang sprocket combination, I recommend 1438 yung stock natin. Kasi yan na yung binigay at pinag-eksperimentuhan ni Honda para sa motor na yan. Kasi kahit mismong manufacturers, nagta-trial and error din sila. Kaya huwag ka na mag-trial and error kasi sila mismo nag-trial and error na. And last, pag nagpalit ka ng sprocket, mag-iiba na yung top speed mo and yung reading ng speedometer mo. Kasi yung speedometer niyan, naka-program yan, naka-calibrate yan sa stock na sprocket and stock na gulong. Pag pinalitan mo yung sprocket mo and size ng gulong mo, malaki yung pag pinalitan mo yung gulong mo and yung sprocket mo, mag-iiba na rin yung reading ng speedometer mo. Hindi na siya sasakto katulad ng dati. Kasi nakakalibrate yan para doon sa stock sprocket and sa stock na gulong. So pag nagpalit ka ng gulong and nagpalit ka ng sprocket, huwag mo nang expect na magiging accurate pa rin yung reading ng speedometer mo. So yan, masasabi ko lang naman sa 1438, mabilis, kaya niya ng 100 kahit mabigat ako and mas mabigat na yung gulong ko, then maraming accessories, umaabot pa rin siya ng 100 kilometers per hour, which is okay na para sa akin. Hindi naman tayo kumakarera. So yan, pero kung gusto niyo magpalit ng high speed sprocket like 1436, 1434, okay lang naman, mas bibilis nga yung motor mo, at the same time
mas mapapatipid mo pa yung motor mo sa pag-consume ng gasolina. Kasi, sabi nga nila, the less vibration, the less yung arangkada, nasa dulo, yung bilis, mas mag-free yung hila ng makina mo. So, less stress sa makina, mas less din yung fuel consumption. So, yun lang naman, masasabi ko, kung nagtatanong kayo anong the best na sprocket for arangkada, the same time may bilis sa highway, mag-stack na kayo or mag-stay na kayo sa stack sprocket. Pasensya niya kung medyo namamalat, wala ng boses. So yan, maraming salamat sa panonood mga kamuting kahoy. This is me again, your Senpai Dawu for XRM 125 Motovlog. Maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe. Ride safe. Peace.